sa pagbaba ng tubig. May mga munting nilalang na excited nang lumabas sa kanilang lungga. Pero bago lumabas, sinisilip muna ng feeder crabs kung ligtas ang paligid. Pero sa kanilang paglabas, may nakaabang pala. Makakatakas pa kaya siya? Ang nakatawag ng pansin sa amin is yung makukulay na fiddler crab or yung amamay pie kung tawagin dito. So, bababa tayo dito kasi dun sa parang, shore, marami dun kasi natatamaan ng araw. And these fiddler crabs, they come out when the sun is out. Ito yung mga colorful na fiddler crabs o yung amamay pie. Dahil parang gine-greet nila mga taong pupunta dito sa mud flats. Dahil kumakaway sila. Sila yung uri ng mga crabs na lumalangoy. Ang ginagawa lang nila is naghuhukay. Pag nasa ibabaw sila ng buhangin, naghahapulan. Kanya-kanya na sa paghahanap ng pagkain ang mga amamay pie. May ilang nagbabanggaan pa. Tinawag silang fiddler. Dahil ang lalaking fiddler ay may malalaking claw na parang tumutugtog ng violin. At pati na rin sa kanilang fiddling motion para maakit ang babaeng fiddler crabs. Minsan ginagamit din nila ang malalaking sipit na panakot sa predators. At ang maliliit na sipit naman ay ginagamit pandakot ng pagkain sa buhangin tulad ng algae. Habang abala kumain ng iba, may ilan namang naghahakot ng buhangin mula sa kanilang lungga. Ito, nakita niyo itong mga parang, dumi. Actually, buhangin niya na unti-unting pinaghihirapan ng mga feeder crabs na ilayo dun sa kanilang lungga. Pero ang nakakuha ng aking pansin, ang kanilang mga kulay. Mas makukulay ang lalaking feeder crabs kumpara sa mga babae. Sa mga bakawan, maraming palakad-lakad na critters. Kapag natamaan ang araw, lumalabas ang kulay at ganda nila. Ito yung aming inoobserbahan ngayon, yung mga feeder crabs. Meron dito yung multicolored na magaganda din sila. And just sitting down here and observing them, parang may mga iba-ibang colonies, yung mga species, para magkakasama sila. No? Itong side na ito, ito yung mga big clawed feeder crabs na ang kulay ng kanilang claws is parang white tapos orange. And then yung likod nila, it's either pure white or parang may pagka indigo yung kulay ng likod nila. At iba yung way of communication nila. Parang they just jerk like this. Gumagawa ng bubbles ang mga fiddler crabs sa kanilang bibig. Ito ang paraan nila para huminga at maging hydrated. Look at this, ha? Yung mata nila, parang nakapatong lang sa stick. That gives them
an early visual kung may papalapit na mga threat. Pero may napadpad sa lungga na mga amamaypay. Sa pagdating ng arboreal climbing crab o agokoy, may isang fiddler crab ang sinubukan siyang bugawin. Pero mukhang nagkamali ang fiddler crab dahil mas malaki ito sa kanya. Sinubukan niyang makawala pero tinutuwid ng agokoy ang kanyang sipit. Yung natalo at naputol yung kanyang pinchers, may abilidad sila na i-regrow ito. At dahil dito, mukhang hindi siya makakakuha ng kapareha. Kaya ang ilan, nagsitago na. Sa paligid ng lungga ng fiddler crabs, may iba pang nakalubog na panganib. Pero wala itong oras makalapit sa kanilang tirahan dahil mismo ang mud crabs ang nagtatagisan din ng lakas gamit ang kanilang malalaking sipit. Bukod dito, may mas malalaki pa silang problema kapag nakapasok ito sa kanilang lungga at magiging dahilan ng pagkaunti ng kanilang lahi, ang mga basura. Isa din sila sa napaka-importanting environmental indicators, ano, dahil pag nagkaroon ng mga toxins, nagkaroon ng mga matinding pollution, unti-unti silang mawawala. Ayon kay Jobet, isa sa tagabantay ng Manitog Mangrove Eco Park, dating sira at patay ang mga bakawan dito hanggang sa unti-unti nila itong binuhay. As you can see naman, yung garbage natin unang-una yan na during high tide, pumupunta sila rito from Prince area. Then, lagi na mini-base natin kasi meron kaming patrolling na ginagawa weekly. As part na rin ng aming program, then mga tao mismo na dating nilang gawain yung pagputol ng kahoy, pagputol ng bakawan, then magkaroon kami ng program para ma-educate sila how to conserve and protect the mangrove forest. So yun, kinuha namin sila as patroller. Ang presensya ng fiddler crabs sa bakawang ito, sinyalis ng isang malusog na ecosystem. First of all, like all other crabs, no, basically, the crabs really work as the engineer on the soil. Kasi yung ginagawa nila, they make it soften, no, kasi kailangan, sometimes the soil becoming so compact. As to the overall ecological importance, no, we know na they play an important role in the food chain or the web chain. Every organism within the environment is interconnected and interdependent, of which kung mawawalan yung isa, there would be ecological imbalance. Maliit man itong mga fiddler crabs, ano, pero dapat wag nating maliitin yung kanilang importansya dahil sila ang isa sa mga nagpapasigla yung microhabitat na kanilang pinapalakas, nagbebenepisyo diyan yung buong ecosystem ng mangrove forest. Yung mga ginagawang tulong at pagpapasigla ng mga mangrove ecosystem ay malaking epekto yan dito sa mangrove system. Thank you.